Jude, nandito ako ngayon sa Sampaloc, Manila, kung saan meron ako ike-cleanse sa bahay bago lipatan ng mayari. Kaya samahan niyo ako at ike-cleanse ko itong bahay na to at iimbestigahan ko kung meron bang natitirang o naninira negative energy or entity dito. Nandito kami ngayon sa Sampaloc, Manila, kung saan pinapaklan sa akin ang bahay na ito bago lipatan ng bagong titira dito upang maalis raw ang negative vibes o negative energy na nandito bago nila tirahan ito. Tama naman ang naging desisyon ng bagong titira sa bahay na ito. At para sa akin ay dapat lamang i-house cleansing ang isang bahay bago tirhan para mawala o maalis ang mga negative energies dito. House cleansing lang talaga ang gagawin ko rito para maalis lamang ang mga negative energies o bad vibes. Hindi naman nakakatakot o mukhang haunted house ang bahay na aking i-cleanse. Maayos ito at maganda. Masasabi ba natin kung may naninirahan o wala bang entity sa bahay na ito? Una kong ginawa ay mag-imbestiga sa bahay at hanapin kung meron bang mga negative energies dito. Kung meron man, atin itong aalamin, kaya agad ko itong sinimulan gamit ang aking divining rod. Ano kaya ang maiimbestigahan ko o malalaman sa bahay na ito? Sinimulan ko ang aking pagdedetect ng negative energy sa labas ng bahay upang masigurado natin kung meron ba dito sa labas. At bigla na lamang... Yan, mga kababalagan, merong negative energy dito sa gate pa lang. Sa labas pa lang ng bahay, meron ang nasesense yung ating dividing rod kung saan may negative energy dito na nag-stay o entity na nag-stay. Nakakaisang spot na tayo. Hindi nag-record yung aming mga nano sa baba, pero babalikan natin yung mga spot na yon. Dito sa hagdanan, meron na ulit. Ayan. Pangalawa sa hagdanan. Pangatlo po, dito. Pang-apat. Dami ha. Yan, ang dami na nating spot na naano. Mamaya balikan natin sa baba kasi hindi siya nag-record. Ewan kong bakit hindi siya nag-record. Kung anong dahilan, siguro pinipigilan tayo na mag-record dito. Medyo naglo-loko yung aming dito pa po, meron pa po dito spot. Dito po tayo tinuturo. Napakarami na pong spot dito. Yan. Compare doon sa mga napuntahan ko rin. Dito pa po. Dito. Dito wala kasi sa may ano na hagdan ko. Wala naman siguro sasampa din. Yan, alamin natin kung kaninong energy yung mga nandito mamaya. Kung sa tao lang ba galing yan o sa mga elementong hindi nakikita. Yan po, check natin. Babalik tayo kung mag-i-exit ulit. No? Positive po tayo dito na may spot. Dito wala. Yan. Dito po. Yan. Tingnan natin sa pinto kung meron. Okay lang po. Meron po dito sa pinto. Ibig sabihin, kung dito po sa seradura, yung possible po, umahawak po dito yung entity. Kasi ano po eh. Ayan o. Nag-expose siya dito sa may seradura. Ibig sabihin po, possible po yung entity na nandito is hindi po siya engkanto o possible po yan is mga sabi natin ligaw na kaluluwa o taong namatay. Hindi natin masasabi kasi hindi natin alam yung kasaysayan ng bahay na ito.
Kaya ginagawa tong cleansing para alisin natin yung mga bura na yan. Mabura natin yung mga spot na yan. Sige po, tutungo na po tayo dito. Teka lang, tatry ko sa terrace. Dito meron spot. Ibig sabihin, pumupunta siya sa terrace. Pag mula dun sa gate sa baba, nagpupunta siya dun sa terrace. Ang dami po. Yan. Ngayon lang po ako naka-encounter ng ganyan sa gantong hindi naman po sobrang laking. Dito po. Meron pa po dito. Yan. Kailangan po kasi mabura yan kasi kung hindi po siya mabubura, magkakos po ng sakit yan or bad luck sa bahay or lagi makakaroon ng problema, mag-away-away yung mga taong nakatira dito. Pero syempre, hindi natin alam yung history. Meron pa ba? Okay na po yan, ganyang kulay. Okay na yun. Dito sa lababo meron. Yan. So, okay lang yun. Okay lang yung walang hangin kasi. Yan. Yung sa spa doon sa Taguig na aming na-cleanse. Ano yun? Sa lababo, marami rin ako na-detect. Based sa kwento nila, nung mga nakatira doon, meron nga daw nagbubukas ng gripo sa gabi. Sa base po sa kwento po nung mga nakatira doon. Hindi ko pala nakuha yung ilaw. May flash yan. I-open mo yung flash. Yan. Dito. Dito, wala. Malinis sa banyo. Wala dito. Sa pinto, check po kung meron. Wala. Walang salamin. Okay, dito na tayo sa may. Dito. Wala. Wala. Okay. Parang lambot nito. Ito, dito po. Meron po. Try natin. Okay. Bakal po. Matibay na ako. Yan. Sige. Ulitin natin kung talagang wala. Dito sa gitna, hindi natin na. Tapos balik tayo dito sa gilid. Okay, meron. Dito, sa bintana, baka may sumisilip. Okay, wala naman. Okay po. Nalibot na natin yung buong bahay. Ibig sabihin, nakita na natin yung mga spot kung saan buburayin natin yung mga spot. Ay, ano na po yan? Okay na po yun. Sakop na po yun. Okay. Yan. Buburayin natin yung mga spot na yan. Pero bago tayo mag-cleanse is makipag-communicate muna tayo sa entity na nandito sa bahay. Kasi negative energy niya, kung papansinin natin yung pattern magmula sa baba, parang mayroon siyang mga pattern na dinadaanan or ina-stay yan. Ibig sabihin po kasi nito, itong mga na-detect po natin, possible po kasi dyan po nag-i-stay yung entity na nandito sa bahay. Ano ba po, nag-stay po siya dito. Nagkakaroon po ng marka yan. Yung para pong sa aso, di ba kapag kung saan siya umihi, binabalikan niya yon, inaamoy niya yung spot na yon. Ganun rin po yung ginagawa ng mga entities na nandito sa isang lugar, kung saan sila nag-stay, naiiwanan po ng bakasyon, kung saan pwede nilang balik-balikan. Ngayon, yun po yung buburay natin kasi sa liit ng bahay na ito, pero ang daming spot, makakapag-attract pa po yan ng mga negative energies, possible na entity, na galing sa labas. Kaya ang mangyayari po dyan, mas madadagdagan pa po yun. Ayun. Tsaka po yung possible yung mga memories po ng mga nakatira dito dati, may mga negative energy silang dala-dala
nangyayari po yun, naiiwan din po nila dito sa bahay. Ngayon po, kasi may pattern, yung siradura po doon o yung doorknob, dinetect ko po is nag-positive po siya. Kaya possible po, dumadaan po sa may, o pumunta doon sa may terrace yung entity. Ngayon, alamin po natin or makipag-communicate po ako sa kanila para malaman natin kung tao sila, engkanto, or kung anong man sila. At kung anong reason bakit sila nandito. Okay, ito nga pala yung hindi nag-record kanina, yung baba, pakikunan. Yan po yung mga na-detect ko sa baba kanina. Hindi ko alam kung bakit naputol yung pag-capture nung ano dito. Or meron tayong, or meron sa atin nag-interrupt para hindi makapag-record. Yan. Yan yung mga spot na kinakita na kanina. Mula kanina sa banyo, meron tayong isa. Yan. Sa lababo, wala naman. Tapos dito sa labahan, parang ano. Meron dito lima sa baba. Yan. Ngayon naman, mag-iiwan tayo ng mga papel kung saan mayroong mga spot para balikan natin mamaya para makita natin kung ano itsura nila. Yan. Mag-iwan tayo dito para malaman natin. So yun, dito pa. Yan. Yan. Kaya naglalagay tayo ng papel, alam nyo na, di ba? Para gagamitan natin ng paper ritual mamaya para malaman natin kung ano itsura ng entity na nandito sa bahay. Yan, ngayon magpipendulum ako para alamin kung ano bang entity yung nandito sa lugar. Tatanong kakausapin natin sila kung bakit sila nandito o bakit may mga bakas sila dito. Ngayon sa pamagitan ng pendulum, sabi ko nga sa inyo, lagi naman natin itong ginagamit sa ating mga cleansing para alamin natin kung oo o hindi yung sagot nila. Ngayon sisimulan ko na magbubukas muna ng kandila. Yan po, naka-steady. Medyo mga ngalay lang po ako kaya kailangan ko po ng suporta dito sa aking braso, sa aking kamay. Yan, pansinin niyo po kapag nginig po yung mangyayari, yung mga beads po dun sa gitna, yung ibang kulay, yan po yung gagalaw kapag nanginginig po ako. Pero kapag gagalaw po siya, yung pinaka-pendulum po sa baba na yon, yan po yung magtuturo ng sagot kung yes or no. Ngayon kapag gagalawin ko naman po yan, makikita niyo naman po. Kaya ito, sisimulan ko na. Hindi ako naparito para makipag-away, naparito ako para makipag-usap sa inyo at malaman kung bakit kayo nandito or meron kayong mga negative energy dito sa bahay na ito. Okay, magtatanong ako, sasagutin nyo ng oo or yes o kaya no kung hindi. Sige. Sisimulan ko na pang pagtatanong. Marami po ba kayo dito? Pakilakasan po. Yan po, lumalakas na. Hindi po gumagalaw kamay ko. Okay? Masakit ulo ko, ayan. Yan po, gumagalaw na. Wala pong hangin dito, pinatay po namin yung electric fan. Kamay ko po naka-steady lang. Nanginginig na po kasi nangangalay na ako. Pero, yan po. Ang sagot niya po is no. Hindi po siya marami dito. Okay, stop na. Stop. Stop. Pansin niyo po, minto. Bigla po siya minto, di ba? Nang sinabi ko, stop. Sige po. Next tanong. Engkanto po ba kayo nandito? Mga elementals or encanto kayo nandito? Yes or no ang sagot? Okay, hindi. Hindi po. Bakas ng galaw. Sige po, stop na po. Stop. Stop na. Tapos na ako magtanong. Pansin niyo po, minto. Multo po ba kayo? Okay, sagot po. Tapos na akong makipag-communicate sa naninirahan dito na entity. At pumayag rin siya ayon sa aming usapan na i-cleanse itong bahay na to
Kaya sinimulan ko na sa pamagitan ng pagsisindi ng kandila na may halong orasyon para mas mabisa ang pagkiklense. Tapos na ako mag-house cleansing sa bahay na ito. Ngayon naman ang gagawin ko ay do-double check ko kung meron pa rin bang bakas ng negative energy na natitira dito sa bahay na to gamit ang aking divining rod. Kaya inisa-isa ko ulit ang location kung saan meron akong na-detect kanina. Protection po yan para po wala na akong makapasok na. Nakayaan na lang mo ng kahit ang kanina na kaya ito. Ano po? Kumakalina. Ay, hindi. Pwede mo kukulit niyo yung mga yan.
pwede na po yung tatlo. Parang po. Parang po. Parang po. Parang po. Parang po. Parang po. Ayun po saan nagbubukas. Nabuti ito na. Bukas ang shower. Yan, wala na pong spot. Magbura na po natin yung spot. Yan, nasahin. Apo, ayan. Ay, bakal mo ito. Dito pa kayo po. Wala ko dito sa tapay. Okay, lumabas siya. Okay, mahiga. Pag-lumabas ako sa bumalik. Okay, wala na po tayong spot dito sa baba. Clear na po tayo. And then, sa taas na tayo. Okay. Wala na po yung spot. Ayan. Wala na yung spot dito sa hagdan. Kanina, kita-kita yun na kayo. Ayan. Wala na rin. Dito sa taas, wala na rin yung spot. Ibig sabihin po, burado na po siya. Ito na, wala na po. Tawa na rin. Okay na, clear na pa rin ito. Okay na. Wala na. X. Ito. Wala na. Wala na. Kaya lang daw lang sa ipinigil. Oo, pwede na yan. Wala na dyan. Wala na. Ay, hindi naman po nila pagkain yan. Nandiyan lang sila. Kaya mo rin nila yan. Ang nakabuhay sila. Ang ganda lang po. Kaya po yung mga, diba, may mga namatay po minsan, nagpaparamdam. Kung nasan yung mga gamit niya, nandun siya. Lalo kung may paborito siya. Posible po yun, or may nahanap siyang gamit. Meron pong mga ganun. Iba-iba po kasi yung case, hindi po pare-pare. Sana kung payapan, hindi kayo nalang sa... Yan lang po nun. Nagtatanim po na mostly po mga hapon po gumagawa rin. Yung nagbabawin po tapos binabantayan rin po ng mga kaya po sa mga nagte-treasure hunt po nag-hire sila ng mga paranormal expert para magpagawin. Nakuha po nga. Hirap yun kasi ano yan eh, salong mo lahat nung ano. Kapag si Eric naluwag na po na kapag nasarasama ko yan, after namin matalo, sinasamaan ang pagkakanda. Kahit man ako, di ba? Pag ganun, sinasamaan ako ng pagkakanda. Ito po. Tinan niya po, may mukha po siya. Ayan po. Ito po yung mukha. Siguro po babae, kasi nasa kusina. Lagi sa lababo. Ito. Tumatambay rin sa terrace po yan, yung ano na yan. Pero ngayon na. Ayan po. Wala na po, nabura ko na po yun. Ito po yung ano yan. Ito yung pangalawa natin. Ay po. Yan yung buhok niya eh. Ito ba yung buhok? Hindi yung baba, yung baba. Ano po. Tsaka ito po yun. Parang babae. Ano po po, babae po. Ito po ay naging buhok eh. Natapos na ang aking pag-imbestiga at house cleansing sa bahay na ito. Buti na lang ay pina-house cleansing ito bago tirhan. Tulad nga sa ginawa kong imbestigasyon ay may entity pala na nananahan dito sa bahay. At napakaraming bakas ng negative energies. Kung sakali naman hindi nila pina-house cleansing ang bahay bago tirhan, ay siguradong may magpaparamdam na entity doon. Bukod sa pagpaparamdam, ay ma-expose sila sa negative energies na magiging cause ng kagalitan, karamdaman, kamalasan at mas malala pang maaring mangyari. Hindi natin masasabi
na kahit di mukhang haunted house ang isang bahay ay hindi na ito maaaring pamahayan ng mga entities dahil wala namang pinipiling lugar ang mga nilalang na di nakikita ng ordinaryong mga mata. Sa mga nais magpa-house cleansing o makipag-collab sa akin ay maaari kayong mag-comment sa mga videos ko or PM me sa aking FB account, Kuya Rick, the Paranormal Investigator. Kung may mga bagay kayong na-i-experience na hindi nyo maipaliwanag, lalo patungkol sa mundo ng paranormal na kaganapan, lagi nyong tatandaan, nandito lang ako, handang makinig sa inyo. Ako si Kuya Rick, ang inyong friendly paranormal investigator na nagsasabing, ikaw, ako, tayo ay hindi lamang ang nandito sa mundo.